Ito sabi ni LACSON naman na naniniwala pang siya ay may pag-asang manalo. Ginunita niya yung pagtakbo niya noong 2004, ha? Noong hindi siya makapasok sa top 12 sa survey. Oh, pero nagawaan niya niyang manalo, ha? At nakaupo sa kanyang per 6 year term. At tumakbo muli 2010 at 2019. Dami na, no? Tagal na. Pero, kumusta? Meron ba nangyari? Larin, mga kaibigan. Ano na pala natin? Yung freedom of, ano yun? Anong tawag doon? Yung anti-kwan? Terror law. Ayan ang napala natin. Oh, sabi niya, look, tingnan ninyo anya. When I first ran, nung una akong tumakbo sa Senado, ang aking approval trust rating ay umabot sa 78%. Ha? But when I filed, pero nung mag-file ako ng aking certificate of candidacy, I was subjected to a lot of black propaganda. Oh, lahat daw eh, ginawa para siraan siya. Courtesy of then President Gloria Macapal Arroyo, whose support was reduced in the surveys. I never landed in the Magic 12, but I won. Eh, hindi raw siya naging napabilang sa Magic 12, pero nanalo siya. Oh, eh bakit ang papel nyo ngayon eh nakakatulong para sa gumawa niyan kung totoo yan sinasabi mo? Yung pagtakbo mong wala ng kinabukasan, ha? Eh, ano tawag mo dyan? Sino napapaboran niyan? Ang napapaboran niyan eh si Gloria Macapal Arroyo, di ba? Isa siya sa napapaboran niyan. Eh, pero marami kang kakosa kasama nila, katulad si Enrile, di ba? O, kakosa ni LACSON yan eh. O, ito sabi ni, ano, ni LACSON, mga kaibigan. Ano ba sabi niya? Naniniwala siya na mababago pa yan. Kasi nga po, sila pare-pareho. Pagka-pabor yung survey sa kanila, naniniwala sila. Pag hindi na pabor, hindi na sila naniniwala. Di ba? Kaya ang paniwala niya, kahit yan, ang ranking niya sa survey, eh mananalo pa rin siya. Alam niyo, hindi niyo naman kailangan ng survey. Sabi ko nga sa inyo, sentido kumun lang. Yung reality ang pagbasihan mo. Kaya dapat pinagbabawal yan eh. Isa yan para, mga kaibigan, para lumakas ang loob ng mga walang hiya. Di ba? Bayaran mo lang yan, magnanakaw ka, ano ka, smuggler ka, palalabasin ka sa survey. O di lalakas ang loob mo, nakakapag-boost ng moral mo, ng isang kriminal yan. Di ba? O, at ito namang mga mangmang na napaniniwala niyang survey, mga kaibigan, eh, kwan, nagagancho, ha? Ang kanilang paniniwala, mga kaibigan. Eh, bueno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung mga surveys kasi, halata naman na yan ay propaganda at mind conditioning at prelude to cheating. No? Napakarami ng malalakas sa kandidato pero hindi nasasali doon sa kanilang mga preferences. At isa pa, Igan, there are 42,000 barangays in the whole of Philippines, 55 million voters. Magsusurvey ka ng 1,800. E di, wala sa ano yun, walang tamang formula. Kaya yan, kasinungalingan niyang Pulse Asia at SWS na yan. Mga bayaran yan, mga propagandists at mga cheaters.
Ngayon, yan, pakita mo muna yon, pinaliliwanag ko eh. Ito, nakasulat dyan, iharap mo sa akin ng konti. Pinagkukumpara dito, a tale of two predictors. Ha? Ito'y parang istorya ng dalawang prediction. Ha? Yung sinasabi ng Pulse Asia Survey, na nagsasabing si Narcos ang siyang nangunguna, runaway winner pa na mananalo. Pero sa Google Trends, sinasabing si Robredo ang mananalo. Ha? Ano yan? Ito, tignan ninyo. Dito sa Google Trends, ano resulta? Robredo, 55%. Narcos, 24%. Google Trends yan, ha? Sa Pulse Asia, 56%. Di ba? 1% lang ang difference. 23% si Vice President Robredo. 1% of difference din. Ngayon, itong Pulse Asia, ang tatanungin natin ngayon sa inyo, kanino kayo maniniwala? Sino ngayon ang dapat ninyong paniwalaan pagdating sa survey na nagsasabi ng totoo? Oh, dito sa Google Trends, walang scientific method dito. Ha? Kasi pinagbabasihan dito is yung mismong numbers, di ba? Na lumalabas sa social media. Ayan, sino paniniwalaan mo? Bakit hindi mo dapat paniwalaan ang Pulse Asia at ang dapat mong paniwalaan ay ang Google Trends? Simple lang eh. Napakarami ng inilabas na survey niyan, yung Pulse Asia, na puro hindi tumugma sa resulta ng eleksyon. Samantalang itong Google Trends, simula nung gamitin ito, noong 2003, ha? Sa mga naganap na eleksyon sa mundo, kasama ang 2016 eleksyon na tumakbo si Digonyo, ha? Mga kaibigan. Oh, lahat ng sinabi nila, nanalo eh. Samantalang sa survey nila noon, hindi naman runaway winner si Digonyo sa Pulse Asia noong 2016. Mga kaibigan, hindi ho ba? Oh, ang nanalo, si Trump sa Amerika, base rin niya sa Google Trends. Lumabas ang resulta, yung resulta ng Google Trends ang accurate. So, sino paniniwalaan mo? Itong proven na nakuha na palpak, proven na nanggagancho lang ng tiwala, manggagancho lang ng tiwala yan, Pulse Asia, tsaka yung mga survey firm dito. Ay, kahit ano pa sabihin ninyo. Oh, niloloko ninyo, publiko. Nagkakapera kayo sa panloloko sa publiko. Hindi baling mapahamak ang bansa ninyo basta may magbabayad. Alam nga naman, gawin ninyo yan ng labor of love. Ha? Libre. Dahil mahal nyo bansa nyo. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?
sara, mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan.